dikit na laban to. Parang ang hirap din i-judge. Dahil round 1 kay Krega, round 2 kay Marshall, round 3... Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, papanoorin natin na laban ay mula sa Zoning 11, parte ng Isa Buhay 2020 Tournament. Ito yung laban ni Krega tsaka ni Marshall Bonifacio. Bago tayo magsimula, papaalala ko lang sa inyo, kung di pa kayo nakapag-download ng Kumu app, libre lang po yan. I-follow nyo ako dyan para pwede tayo mag-usap ng mas personal, mas intimate na setting. Follow nyo ako at Looniverse. Follow nyo rin yung at Sunugan Rap Battle para sa mga susunod na kabanata ng tournament natin sa Sunugan sa Kumu. At sa mga hindi pa nananalo sa raffles, nagpapa-raffle tayo each week, up to 50,000 pesos yung pinapamigay. So pag na-click nyo po yung link ko doon sa fan page ko, papunta doon sa Kumu at ginamit nyo yun, pwede kayo manalo ng cash prizes at marami pang iba. So simulan na natin, Krega versus Marshall Bonifacio. Shoutout sa Rapolo, shoutout sa Sumagupa Crew. At Isa Buhay 2020 Battle Tol, lima lang ang hurado natin. Tigdalawang minuto dapat, para pakinggan natin ang nanalo ng coin to si Marshall Bonifacio. Pinili niya mauna si Krega. Unang panat, pakinggan natin, Krega. Check. Medyo mahaba pangalan nito. Pwede bang MB na lang? MB? Megabyte. Lumalaki ulo ah. Megamind. Pero talaga ba, ba't mukha ka ng pedophile nga? Negamay, never lie. Ikaw yung tipong lakas makakila ay sa mga senior ay. Pero hindi, lagyan natin ng konting name flip. Nung si MB kaharap MIB, Will Smith, nakagrip sa pag-spit kada tik-tak, tago o to, click-clack, shuffle, paka-headshot kayo. 1:10 akong ratio, murabag scout. Isa Buhay graveyard shift, sobra 6 feet akong geek out. Irgasm shit, pag mudikit kay manlim. Dito para nag-i-eksperimento si Krega sa mga tugma niya, no? Yung usual na Krega na napapanood ko, talagang pure Tagalog yung ginagamit niya ng mga salita. Dito napapansin ko, nag-i-incorporate na siya ng mga Taglish na words. At nahanapan niya ng paraan paano niya gamitin sa tugma. Hindi, lagyan natin ng konting name flip. Nung si MB kaharap MIB, Will Smith, nakagrip sa pag-spit kada tik-tak, tago o to, click-clack, shuffle, paka-headshot kayo. 1:10 akong ratio, murabag scout. Isa Buhay graveyard shift, sobra 6 feet akong geek out. Irgasm shit, pag mudikit kay manlimbout. Pag maigos akong dalapi yung mata kay naka-out. Shuwak, si Arik, nagsilbing bugaw. Turukan daw kita ng anesthesia. Sabi niya, ang galing na paghahalo niya yung Tagalog, English, tsaka Bisaya ng mga rhymes. Ang ganda ng paggagamit niya doon. Naka-out. Limbout. Ang ganda. Ito man limbout. Pag maigos ako. Limbout, tumayo eh. Tumayo ang balahibo eh. Limbout. Ang dalapi yung mata kay naka-out. Shuwak, si Arik. Nagsilbing bugaw. Turukan daw kita ng anesthesia. Sabi niya, Krega, mercy killing mo yung puta. Iyot. Iyot, Tanisha. Baka may magtaka na naman na yung salitang Ingles ginamit sa pananagalog at nung pinanslay, nagtunog Bisaya. Walang iya, madaya ang pagkaukit. Eh, ini-improvise ko lang naman kung paano yung cross-dialect ni Rudek. Shoutouts kay Rudek. Isa buhay! Galing. So, yun nga, sadya ni Krega na magpasok ng mga English doon. Yun yung naging payoff niya. Sinasabi niya na sinubukan lang daw niya mag-cross-dialect gaya ng ginagawa ni Rudek. Bisaya, walang iya, madaya ang pagkaukit. Eh, ini-improvise ko lang naman kung paano yung cross-dialect ni Rudek. Shoutouts kay Rudek. Isa buhay, G! Isa buhay, G! Mindanao, laban sa Mindanao. M to M ang puta. Bisaya, laban sa Bisaya, dari pa mismo sa Manila. Iligan, Cebu, Laguna, rep. Sa mga liga, permit niya insert. Well, usahay, kalbin na buweba po ni sa court. Kapangulata po nag-import. Kasi mula 063082... Parang sinasabi niya na si Marshall Bonifacio, itatranslate ko na lang sa mga hindi nakaintindi ng Bisaya. Iba't iba daw yung nire-represent. Laguna, Cebu, Iligan. Tapos sabi niya magpapaka-abueva daw siya, manggugulpi daw siya ng import.
So reference dun sa mga away ni Calvin Abueva dati sa PBA, si Terrence Jones yata yung tinutukoy niya. Nung parang kinloads line niya yata yun, nung parang nagka-pisikalan sila. So yun. YG! Yeah. Mindanao laban sa Mindanao! M to M ang puta! Bisaya laban sa Bisaya, dari pa mismo sa Manila! Iligan, Cebu, Laguna rep! Sa mga liga, permit ni ga-insert, well, usahay, Calvin Abueva po ni sa court! Gapangulata po ni import! Kasi mula 0630-82032, tagal ka na nabisto! Lakas mang bola, dinumero! Di ka naman announcer ng bingo! Kasi siya daw si Marshall Bonifacio! Sorry Jun, bakas mambola din dinumero. Hindi naman announcer sa bingo. 082032, tagal ka na nabisto. Lakas mambola dinumero, di ka naman announcer ng bingo. Kasi siya daw si Marshall Bonifacio, may dugong supremo. Hindi, Inglesero tong hayop ka. Dapat tawag sa'yo, Super Emo. Hugnote, fanboy ng battle rap. Galing, galing ang laro niya dun sa Supremo, tsaka Super Emo. Dugong Supremo. Hindi, Inglesero tong hayop ka. Dapat tawag sa'yo, Super Emo. Hugnote, fanboy ng battle rap. Lakas mang hila, porket hirap makarunner up. Di ba dati cap, starter pack, mo'y dapat naka-power up. Sarap sumide step back, straight jab, tabay i-uppercut. Nung si Marshall Boni, mabubuli sa pony. Lulumpuhin kita dito, boy. Sabay upo sa wheelchair ni Righteous Juan Berenguer. Steve Kertong, Caliber, sharpshooter, lalo pag perimeter. Kasi this is my house, amigo. Tanong mo pa kay Arik. Tambayan to ng mga kamaong nagbubunong brasong bisig kapit. Gusto din ata maglansag ng kamao. Revolusyonaryong pro-addict pero tapos ka pa sa pagsisid, parang laos na moro ami. Tapos nilaknos ka pa nung arkitekto, tagus sa puso yung buntot pagi. Ano, Arik? Ganda ng mga rhyme dun, moro ami, buntot pagi. Mga ano yun, mga minsan mo lang maririnig sa rap. Yung gusto kay Craig, yung mga pinag gagamit niyang salita, mga pinagpapapares niyang salita, mga hindi mo laging naririnig sa rap eh. Galing na, muro ani, buntot pagi. Adik pero tapos ka pa sa pagsisid, parang laos na muro ani, tapos nilaknos ka pa nung arkitekto, tagus sa puso yung buntot pagi. Pati yung mga ano, yung mga internal, laos, tagos, tapos, andun pa sa gitna. Puro adik, muro ani, buntot pagi, galing na. Oh, revolusyonaryong pro-addict pero tapos ka pa sa pagsisid, parang laos na moro ami, tapos nilaknos ka pa nung arkitekto, tagus sa puso yung buntot pagi. Ano, Arin, nakawin na ba yung Zoom? Oo. Mukhang nagkamali ata na pinasukan tong room. Itsura na ito, parang tsakulerong nerdo naghahanap ng porn. Tapos tingnan nyo yung katawan, obis ka tol. Bisda kong bisa call na mahilig mag-bidya call. Para simula pa lang ng quarantine, hirap galing, na... Galing ni Craig dito. Tapos tingnan nyo yung katawan. Obis ka tol. Bisda kong bisa call na mahilig mag-bidya call. Para simula pa lang ng quarantine, hirap na hirap ito si Dudong. Mula Cebu tumawag sa asawahan, pod 6 naman, pangotra libog. Sobrang tigang ni Yago, tinanggal yung takip, sabay lagay tamud sa earphones, yung ungol na record, at ginawa niya pang ringtone na tinalo mo na daw ako dati. Sabi mo kay Tats, Nax, edi kong rats. Yung freestyle pala dati, pinagmamalaki mo sa stats. Diba? Isa ka rin sa mga nangarap maging sisiw, pero napikunto nung walang umaruga. Bilis na panahon, naging panabong, online. Pero tablado kasi nagmiron sa'yo'y wala. Kasi di ba nga, tinawag ang tamod ni Sak. O, ba't ka ba gulat? Ikaw yung tipong tamod na tinamuran pa ng iba't ibang burat. Litrahan at stilo, egoy na egoy at kung kani-kanino ah. Galawang si Camaro, sabik sa liwanag, maramang apak ng tao. Pero pag madilim na kaharap, di mo kayang ilabas sa sarili mong anino. Tayo muna bayan, Marshall. Okay, napaka-solid na round 1 para kay Krega. Busog na busog yun. Miron, wala. Yung muruami, diretso sa puso, parang buntot pagi, katulad nung kinamatay ni Steve Irwin. Yun nga, na ano siya ng sting ng stingray sa puso. Solid na round 1 ni Craig yun. Medyo mahirap-hirap
talunin yung round 1 na yun, pero knowing Marshall Bonifacio, yung capabilities niya sa pagsusulat, kung ma-perform niya na maayos yung round niya, may chance naman na matalo niya tong round 1 na to. Pero solid tong round 1 na to ni Krega. Tignan natin yung round 1 ni Marshall B. Bonifacio, pakinggan natin! Yeah. Yo, huli niyang laban. Si Mot, kanyang tinest. At nakaka-impress yun. So ano to, mula motivated, naging depressed? Yun ba ang intention? Well, tatanggapin ko yung comparison dahil ako yung mas intense yung mentally easy lang maging motivated. Nakakamatay ang depression, so what's up, Craig? Pagka South Dogs mo, what's up, Craig? Ito'y Greyhounds pag nag-rap. You'll get rock, Craig. Greyhounds, rap, reg. Gumagaan bars parang Notorious. Yun ba ang yung whack peg? Di ka legendary bad boy. Wala ka namang mac, Craig. Ang iyong mga fans, Craig, dapat nakahanda ng ma-upset. Gagawin ko itong slugfest. It all you can do ng punch. Okay, dito papaulan siya ng mga references. Kanina, Greyhounds, rap, rock. Tapos Craig, mac. Mga nilalaro niya sa laro, sa pangalan ni Krega. Mac, peg. Di ka legendary bad boy. Wala ka namang mac, Craig. Ang iyong mga fans, Craig, dapat nakahanda ng ma-upset. Gagawin ko itong slugfest. It all you can do ng punches. Pero ang shit today, may MMA, di lang puro sa back, Craig. Swak ang elbow, sak maestro. Tang ina, crackhead. Nakikipagbangayan to kay Christag. Gustong patunayan sinong mas tirador. Kinukulat ang espiritu palibhasa, may nakalatag ng mga letra sa kanyang rounds na parang Ouija board. Matagal na nag-ipon at umasa, pero kanilang fight hindi na score. Kulang ang pera sa subasta, hinahabol ang price, ngunit hindi afford. Kaya palagi siya nag-iisip kung ang match-up, wala ba daw sa timing o hindi ba daw enticing. Mga angulo niya kay Price, wala naman daw tight schemes at guilty sa ghostwriting. Price is in his head, ang naiisip niya financing, kakaisip niya kay Price, meron ng price pati uprising. Dapat nakuha mo yung reality sa lahat ng binabanat ko. Ito ang classic na quality, mas mababa sa price na hinahanap mo. Kung siya'y habol mo pa rin, padayon. Patuloy mong ipilit bay. Basta ang habol ko mag-champion, I get my eyes on a different price. Si Sayad ba nagpayo? Si Batas ba nag-shed ng light? Kung ang ilustrado may advice, ikaw pa rin ay ill-advise o tropa ating friendship tight. So don't cross me parang red and light. Makasalanan na sa left and right when I cross you, puta Jesus Christ. Class S na quality daw yung Class S na halimaw na yung quality. Pero sa pack, pang average. Kama ako pang equality. Bibigyan lahat ng class Craigs. College dropout parang Kanye. Kasi mas natripan ko magsulat ng punches. Sineryoso ko ang rap nung college. Sanay ako mag-drop ng classes. Ang aking rap on the attack until I capture the throne. Kaya madalas na nababash ko sa the passion I shown. No need to ask kung ilang battles na ang classics ko chong. Ikaw na ang class S. Amo na class of my own. Okay, yung round 1 ni Marshall. Maganda yung opener niya, yung mga name flips niya sa pangalan ni Krega. Sa may bandang gitna, medyo steady lang. Yung dulo, class S, class of my own. Siguro yun yung pinakamagandang linya niya dito sa round 1. Yung class S tsaka classes, may mga laro na rin sa salita na narinig ako dun dati. Okay yung round 1 ni Marshall B, pero parang feeling ko hindi yun enough para talunin yung material ni Krega dito sa round 1. Para sa akin, round 1, kay Krega yung round 1 para sa akin. Tignan natin yung round 2. Tignan natin! Oh, pangalawang ikot na, Mr. Classic Shit. Actually, wala pa akong pinapakawalang direct hit na 4-bar set. Artistry ko at penmanship ay naka-starter kit pang heavyweight. Kaya kung Marshall lang din naman nagbe-beast mode shape, piece of cake. Parang yung nilagay si Kimbo Slice sa prison break. Ay, bugik. Kala ko ba nasa peak ka na ng iyong karir? Nakalaban na ng top tier, mid tier. Pero ba't low profile ka pa rin? I feel sorry for your mama. May pa sorry player pa siyang tattoo, tribute daw niya kay Bender. Alam ba na malakas ka mag-smoothies, ha? Dapat pinalagay mo, sorry, blender. Nirigaluan ba to na asawa niya ang certificate? Mag-jeep. Si Bender, isa sa mga legendary battle rappers, Canadian siya. Isa sa mga pinakamagagaling mag-schemes, mag-rhyme schemes, mag-multisyllables.
idol ni Marshall yun. So ito yung binabanggit ni Kaiga dito. Sorry player, catchphrase kasi ni Bender yun eh. Alam ba na malakas ka mag-smoothies ha? Dapat pinalagay mo, sorry Blender. Nirigaluan ba to na asawa niya ang certificate? Mag-gym good for 6 months para umayos yung katawan. Ayun, nag-gym naman siya. Sa James Eatery and Bulaluan, yung certificate pinaswapan. Certificate pinaswapan, kahit 3 buwan na lang daw, pinagawan pa niya ng kontrata. Saan ka nakakita? Nagda-diet gamit ko tsarita. Pero yung pagkain, asa palang gana. Kasi na yung itsura. Huwakan tomboy, nakakatapos lang may menopause. Pag nagbapars, pumapakit ang mukha, kala mo nakain ng chili sauce. Sobrang bilib sa sarili. Halos di na malunok na isopagos, laki ng ulo mong bata ka. Hydroseo, di ba? Ganyan kayo bumara. Di ba rin ang brocha, basta mura, mabenta ka sa masa. Pero wala naman masama. Kung nasanay kayong kumain ng typical, pero huwag nyo naman sanang tulugan kapag pinag-uusapan, technical. O sige, simplihan ang technicalan, ako'y magiging arsonista. Ma-overload ko yung 4 na linya sa dami na kumunekta. Madugo ako magsulat, laslas, pulso, pawat tiin, yung sa'yo madugo din. Batang nagpuplorwak sa sahig. Yung pagiging bago, updated, hindi mo yan ginabigat. Para kang e-bike na naka-display. Ako kahit asa junk shop, makina, muscle car ng Chevrolet. At kung stats pag-uusapan, bitin ka pa rin sa ranking na kapag sinabing Bisaya at Mindanao. Kahit saan tabi mo pa pagiging uprising, meron pa akong sumagupa. Lahat ng miyembro may album. At kung battle pag-uusapan, bahala na si Saint Luke. May sarili kaming eksena, diskarte, hindi nasisindak. Nagsilbing haligi sa isang bubong, nagpasanto ng bigat. Nagbabakasakali na balang araw may umukit ng landas. Ikaw palipat-lipat, sala sa init buong ang araw. Hanggang sa naging tigdas, oh. Kita niyo naman yung kaya ko ipakita. Pagdating sa elemento ng pagbabattle, parang kinagibunsin ko si Kuya Ebs. Kuha lahat ng angel. Ganyan katala sumiwa, gamit kong scalpel. Kala nyo ba ito ay arson lang? May kasama ba itong murder? Kahit sunog, lasog, nagtawag pa ako ng Grab at Uber. Sa Laguna ko papadeliver, papasamahan ko pa ng embalmer. Para reta na agad last vigil pagdating mo sa bahay. Cause of death may 4-bar set, nakati-4 ka sa lamay. Okay, solid yung ender. Cause of death, 4-bar set, nakati-4 ka sa lamay. Paas. Siguro yung first half nung round 2 ni Krega, nag-attempt siyang mag-comedy. Pero siguro hindi ganun ka-impactful yung mga linya niya pag nag-comedy siya. Kumpara pag nag-vintage Krega siya na talagang aggressive. Mga bara, mga tugma, mga salitang kakaiba. Dito tinry niya mag-comedy sa first half nung second round niya. medyo hindi nag-land karamihan ng mga jokes. Pero yung sa may bandang gitna, nagseryoso siya ulit agad dun. At nabawi naman niya yung momentum. Pero para sa akin, round 1 pa rin yung mas malakas kumpara dito sa round 2 niya. Although, hindi na masama itong pinakita niya dito sa round 2. Tingnan natin yung round 2 ni Marshall. At Marshall Bonifacio, pahinga natin! Ako'y excommunicado! Diba, 10 beses mo nang nagamit sa iyong mga laban? Bakit nga ba siya excommunicado? Wala. Napanood niya lang sa John Wick, doon niya lang nalaman. Ako'y excommunicado, number 1 to sa patayan, gago. Isa kang excommunicado, masisibak ka sa larangan. Di man lang yata nagnilay para sa mga tula niyang pambenga. Galawan Gregorio Aglipay pag nagpunla sa eksena. Ine-etsos lang yung tao at gumawa na ng sekta, kay excommunicado, bula ang propeta, kaya boom panes. Surugates. Tang-el yung surrogates, ginawang surrogates, sabay gunggung ka, Kregs. Gumagamit ng mga salitang hindi alam, itong putrages, ngayon magiging emosyonal to sa pagsakan ko na parang nujabes. Di ba? Trying hard maging pinakamagaling. Ganda ng mga rhymes niya doon. Putrages, nujabes, galing. Kregs. Gumagamit ng mga salitang surrogates, gunggung ka, Kregs, galing. Di alam itong putrages, ngayon magiging emosyonal to sa pagsakan ko na parang nujabes! Di ba? Trying hard maging pinakamagaling, magtagalog, sa lahat ng mga Bisaya. Kaya pag dilabanan mo ng Taglish,
feeling niya siya ay dinaya. Masyado daw nagdadamdam, kala mo may sa verse may disadvantage, ang nakakatawa dyan, gusto maging first, second language. Kaya lahat na lang, sinalin sa Tagalog at lubusang binato, yung Pero, ginawang parowa, nakasinghot ka ng ano, di dapat literal kung mag-translate, minumulat kita bro, i-translate mo yung fuck you. Di ba putang ina mo? Pananagalog mo ay shit! Mga salin lahat, invento, grabe. Kung yung kaya class... Parang sinasabi niya dito, si Krega daw, masyadong literal kung mag-translate from English to Tagalog. Tulad ng Pero, ang Tagalog kasi nung paraon. So, di ko alam kung ano yung ginamit na Tagalog ni Krega dun sa Pero. Mulat kita bro, i-translate mo yung fuck you. Di ba? Tagalog at lubusang binato, yung Pero, ginawang parowa, nakasinghot ka ng... Parowa yung ginamit niya. Paraon kasi yung alam ko na Tagalog ng Pero. Dito naman parowa yung... Ayon kay Marshall B, yun yung ginamit ni Krega. No, di dapat literal kung mag-translate, minumulat kita bro, i-translate mo yung fuck you. Di ba putang ina mo? Pananagalog mo ay shit! Mga salin lahat, invento, grabe. Kung yung kaya class pang insekto, para yung sa kanya, dialectong tae. At sa itong DDS ka, kasi mga ari-ari adidigong, sekreto lagi. Pareho lang kayong dalawa, yung mga salin, questionable. Ako ba yung malansang isda? Kasi ang Ingles sa wika to. Salin, questionable. Galing nun. Yung salin o yung saln, S-A-L-N, ng presidente. Tapos ni-wordplay niya sa salin. Dahil yung pagka-translate ni Krega mula English to Tagalog, galing ng payoff, ng setup niya. Kasi mga ari-ari adidigong, sekreto lagi. Pareho lang kayong dalawa, yung mga salin, questionable. Ako ba yung malansang isda? Kasi ang Ingles sa wika todo, isa yung mga likha, yung na-impress na linlang bobo. Ang inyong pagtatagalog, pagpapanggap, pinakamagaling ang kinmong trono. Lansa mo ay maalamat, di ba ikaw ang isdang oro? Diba ikaw ang isdang oro? Oo! Ang surrogates, substitute, panghalip, pamalit. I-research mo yan, tol. Yan din ang tawag sa mga nagdadalang tao na di kanila yung sanggol. So ang surrogates, ang pagtatagalog mo, magkasama sa iyong pagkabuko. Mali na nga yung pagkagamit, di pa natural pagkabuko. Galing yung pagkagamit yung surrogates. Yan nga, yung surrogate mother kasi yung nagbubuntis. Imbis na, kung ba, ikaw ayaw mong magbuntis na babae, gusto mong iba yung magbuntis para sa'yo. So, itatanim yung egg dun sa surrogate mother niyan kasama ng sperm. So, yun yung ibig sabihin ng surrogate, parang substitute. So, parang sinasabi niya dito, in-explain niya yung meaning nun na substitute, surrogate. Tapos, ginamit niya rin doon sa pinaka-punchline sa dulo na parang mali yung pagkagamit, mali yung... Ulitin natin yung verbatim na sinabi niya. So ang surrogates, ang pagtatagalog mo, magkasama sa iyong pagkabuko. Mali na nga yung pagkagamit, di pa natural pagkabuo. Mali na yung pagkagamit, di pa natural yung pagkabuo. Katulad ng process ng magkakababy ka using a surrogate. Kasi nga hindi siya tulad ng natural way na yung nanay talaga mismo, yung birth mother o yung biological mother yung nagdadala talaga ng baby. So yun, yung round 2 ni Marshall, no doubt mas malakas to sa round 1 niya. Sobrang solid ng mga rhymes na ginamit niya dito, yung mga Nujabes, Gunggong Kakregs, grabe yung mga tugmaan niya dito, pati yung para sa akin yung line na pinaka-solid dito, yung S-A-L-N, yung salin, ang galing ng wordplay niya dun. So baliktad dito, kung yung round 1 kay Krega, round 2 malinaw naman na kay Marshall B, itong round 2. So dikit na laban to, pukpukan, balikan sila. Tingnan natin yung round 3, kung sino lalamang sa kanila dito para sa atin. Limpanat, Krega, pakinggan natin! Natin ang lalim. Bonifacio, Bonifacio, ang kataas-taasang supremo hindi nasisintak. Bonifacio, Bonifacio, atapang na tao, kaya niya sumulong gamit itak.
pero hindi lahat nadadaan sa itak. Lalo na sa paghihimagsik. Mangibabaw pa rin dapat sana utak. Sa kada talsik ng dugo at laway, kahit sabihin mo pa mas matulis sa talas na magkabila, di makakailala sa ganitong pakikidigma. Mas matulis pa rin humiwa kung sino matulis magsalita. Kasi ang lakas makaninoy nitong si Marshall Bonifacio, yun pa yung napili niyang pangalan. Bali, eto yung paghuli mong pagharap sa kamera. Bago ka bumaba sa paliparan, magpaalam ka na sa mga tropang taga Cebu at Iligan. Kasi wala mang Marshall dito. Ako ang warde ng piitan. At kung saan napapadpad, gusto lagi maghari-harian ni Bonifacio. Asa ka pa. May site na sa Iligan, Luni sa Cebu. Pag di mo nalang tanggapin na sa'yo, may mas nauna. Nakatanggap lang ng konting barya, umaastang pilato na itong si Bonifacio, tandaan mo. Na ang Rapolo ay ang Magdalo at si John Leo si Aguinaldo. Siya ang nagtakda ng sintensya mo ngayong araw. Sa salang pagtataksil at sa mga linya mong ninakaw. Pero sa pagkakataon to, di ka na nakagapos. Malaya kang lumaban, sumigaw hanggang mamaos. At sa lahat ng sumali ng isa buhay, handa nyo na pinakamabigat yung material. Kasi pagtapos dito kay Marshall, wasakan na ng pedal. Asa thermal scanner yung ebidensya kung ilang baran tumama. Mapapulso man o sa noo, lagpas 40 ang bumungad. Pero pasensya, wala kayo masyado narinig ng mga salitang matatalinghaga. Kita nyo naman kung sino yung nagiting aso at kung sino yung nagmukhang salimpusa. Balik tayo sa iyong pagiging Marshall. Paano ka naging mahangin eh? Wala ka namang stand fan. Basketball analyst, kala mo husay mag-slam dunk. Pero laki ng chan, pati ulo, kala mo Ken ko isa space jam. At atat na atat ka daw maging uprising. Kumakamao kahit tulog. Nagliliyab sa sobrang init. Yung adobo niya, sunog. At memoryado mo pa daw lahat ng mga kanta ni Apok. Kanyari, nung naglaban kayong dalawa, ba't nabuka ka lang engot? Sinilid ka sa loob ng kabaong habang kinakalikot. Sa piyesa ng makina, ikaw yung tornilyo. Binabaon habang binapaikot ako. Naging parte ng kamao. Pwede pansakop, pwede pansalag. Hindi ako yung tipong pag sinita, urong bayag. Sa uprising, puta, ang daming sumisita. Ang daming amba. Eh, kasalanan ba namin na paisa-isa nilalabas yung kanta? Gusto pa lagi may music video? Aba talaga ungas. Patay na nga yung kwento. Gusto pa tinatao. Araw ng undas. Sa uprising, puta, obra binabalangkas. Ilgama pinumbra sa kurtina. Kilos ang pinapalabas. Ano? Ganyan bumara. Wala akong pinulot na maski isang linya mo. Pilosopohin ito at ibalik sa'yo bilang opensa. Ganyan kumamada, malabito, Ben. Suwabe, pero madiin pag umukit ng piyesa. Kaya walang mamarsal-marsalo. Sa utak magdalot magdiwang. Marunong din akong gumalang pero pagbastos tinatakalan. Bonifacio ka pa naman din pero pangguardya si bilang yung galawan. Si Bonifacio ka nga, asta ka lang matapang pero hindi mo na malayang sa labang. Namatay ka rin walang kalaban-laban. Tayo muling balat, Marshall Bar- Okay, yung round 3 ni Craig. Siguro, para sa akin, pinakamalakas na round ni Craig, round 1. Sunod, siguro yung round 3. Pero parang magkadikit lang yung round 3 tsaka round 2. Mas malakas na ng bahagya yung round 3 niya kumpara sa round 2 niya. Medyo seryoso yung balat ni Craig dito sa round 3. Yan, binanggit na nga niya yung uprising. Ginamit niya sa reference. Tingnan muna natin yung round 3 ni Marshall B para makumpara natin. Fasho, pahingan natin! Sir, totoo yun. Gusto kong maging uprising kasi kayo ang inspiration. Di na ako makatulog eh kasi lagi kong pinipray yun. Pero nung laban niya kay Jonas, nagkaroon ng hesitation. Totoo ba? Nagchuchupaan kayo pag may initiation. Yo! Ano yung experience sa amin? Yo! Persona niya sa rap, isdang orong alamat, ginawa niyang batayan. Tipong pag may movement daw sa underground, maglilindol sa Cagayan. Pwestong isdang oro dadaan sa acid test dito sa aming labanan. Ngayon natin malalaman kung ginto ba talaga yan. Kilalang malalim, pero kung ano-ano na lang ang sinasabi para lang makabenta. Napatahimik parang logo ng Sogo, ha?
Pag nag-isip ka ba ng baras, short time ng repa? Binuo ko Zenlook kasama ang Fahrenheit at Celsius talaga naman, Craig, ah. Nagpapaniwala ka sa alam at malamang bugok ka sa siyensya. Pag inungkat nyo kanyang lyrics, malamang marindi sa pagsuri. Pag nagsulat to, pessimistic din nag-iisip ng mabuti. Tapos sa kaya ilaliman to, Dok, kahindik-hindik daw ang uri. Kung ikaw ang isdang oro, ba't sa bibig ka nahuli? Di daw nanggagaya ng estilo, kasi kanya daw yung pandiinan. Pero nung laban nila ni Aser, sinabayan sa pabilisan. Nagpatawa kay Jonas, kay Mot nagbaliktaran, di napigilan. Kaya mo lahat gustong pagpilitan? Nasa lang yung paninintigan, paggagaya ng estilo, ginagaya niyang estilo. Talagang maloko sa tanga. Di ba nakakalaban si Poison, nagmumoko din na siya. Yung isdang oro naging pirate, leche hinto. Ang pagka-oro mo pirate, peking ginto, bukang bibig pa naman, puro balanse. Parang budista na din. Kaya nag 3GS tapos sa pricing, ating muling tanawin. Dumaan sa pagka-jolox, tapos naging burgis ang dating. 3GS tapos sa pricing, puristang squatting. Pero hamon pa rin ang hamon sa mga taga-Kamao, hindi pa rin natuto. Panay talk shit pa sa likod ng mga dati niyang kagrupo. Diba City of Golden Friendship, bansag sa Cagayan de Oro? So, naging purista ka na, pero yung golden friendship mo, hindi puro. Kaya, sinasabuhay mong karakter, panakot lang sa bata, kwentong bayan, galing sa chismis at maling paniniwala, pero saranig ba? Kung sa laro sa gutom sa boss, dapat kang mabahala. Kasi, ang isdang oro pinatos, pati kanyang tagapag-alaga, isdang oro pamor. Nag-ilusyon ka lang na butete sa loob ng imburnal. Nag-ilusyon ka lang na butete sa loob ng imburnal, oh. Dala mong karakter na buo, sa akin naging brutal. Oo, bayani ka sa inyo, pero pasensya. Kasi katotohanan ni brutal. Kilala ka sa inyo, Craig, pero kilala kita ng personal. Type na ito, mag-iay para sa... Okay, yung round 3 ni Marshall. Malakas yung round 3 ni Marshall, pero feeling ko round 2 pa rin yung pinakamalakas. Round 2 ni Marshall B yung pinakamalakas na round. Siguro round 1 niya yung pinakamahina. Sunod naman yung sumunod na malakas yung round 3. Round 2 yung pinakamalakas. Round 3 parang dikit yung round 3. Dikit na laban to. Parang ang hirap din i-judge. Dahil round 1 kay Craig, round 2 kay Marshall, round 3 dikit lang, pero kung papapiliin ako, siguro konting-konting lamang lang kay Marshall Bonifacio sa round 3. Konti lang siguro na lamang. Hindi nila best round yung round 3 pareho. Pero dikit yung round 3 nila. So yun, tinan natin yung judging. Check. At bago tayo tumuloy sa mga... Porta pa rin sa flip-top at sa Filipino hip-hop, tuloy-tuloy pa rin tayong lahat. Craig vs. Marshall Bonifacio, mag-iis bang beses para sa kanilang pareho. Luzon, Visayas, Mindanao, yeah. Boto ng orado, advancing sa tournament, 3-2, mag-ingay para kay Craig. Shoutouts Marshall Bonifacio, yeah. Solid pala. Craig pala nanalo dito. 3-2, dikit yung... 3-2 yung... dikit yung... laban. So yun. So yung judging natin, round 1 Craig, round 2 Marshall, round 3 dikit binigay ko kay Marshall. Pero di naman masama, gaya ng sinabi ko, dikit tong laban na to, mahirap i-judge. Depende na rin sa preference siguro ng judges. So yun, sana na-enjoy nyo itong review natin ng Zoning 11, Craig versus Marshall Bonifacio. Isa Buhay 2020. Abangan nyo pa yung mga susunod na uploads natin dito. Maraming salamat sa pagsuporta ng Break It Down since day one. Maraming salamat, shoutouts kay Enigma sa pagpapagamit ng footage ng Flip Top. At hanggang dito na lang. Peace. I'm out.